hinampas niya pa ng dalawang kaktus sa hamay na napakalupit ng kalaban na ito. Magbuti na lang nag-shield siya at ang tinamaan yung nasa likod. Tapos ang kanyang beast, ano? So, isang... Patatas Origins TV. Okay, hello hello mga kapatatas at mga Spectractions. Welcome to another episode of PACC, you know, wherein may mga experimental teams tayong ginagamit. And well, hindi lahat nagwo-work out, but this is all for your enjoyment, so let's go ahead and watch the show. Okay, welcome to our opening match at ang kalaban natin dito ay si Kuan, ano? Isang god rep, yan, hinayupak na god rep, oh, nandito. So, to introduce you to our team, no? So, itong team na to, this is the closest team na nahanap ko na kamukha ng kay Spectrax, ano? So, yung plant natin nandito. Then, yung Terminator natin nasa backline. And then, yung ating Dusk sa gitna, ito lang na iba, no? But, to some degree, kapareho ito ng kay Spectrax. Kasi yung function niya, no? Well, malakas-lakas yung defense niya, right? And at the same time, meron siya nitong, it's not barb strike, but, man tawag dyan? Spike throw. Okay, so, spike throw. Wherein yung enemy with the lowest shield, yun ang tatargetin niya, no? Kung meron pang ibang enemy, right? So anyway, ang kay Spectrax kasi meron siyang sneaky bastard, yung barb strike na nagdi-deal ng poison. So yun lang, one thing na naiba is hindi nakakapag-deal ng poison itong isang ito, no? However, yung kanyang horn... naiba rin yan kasi yung kay Spectrax is something surprise, ano? But anyway, yung horn nito is disarm. So ang ginagawa ng horn niya is nagbibigay ng slow boots yun, right? So ang maganda ron, pwede mong i-combo yun along with this, no? Para lumakas yung tira niya, right? Okay, so here nililinis na lang natin ito dito, no? Kasi this is pretty much almost done, pero muntik niya pa rin akong napatay, no? Dahil dun sa kanyang reflect. But that's okay kasi tapos na siya dito. Pow! Anaphylaxis ka ngayon. Okay, so dito naman ang kalaban natin ay may madayang dual blade, ano? Grabe, na devastate ako nung first time kong na-encounter yan, lintik na dual blade na yan. Tapos bigla panalo na ako dapat noon, ano? So Terminator ko and then yung kanyang dual blade, yun lang mauuna kasi that time, mauuna kasi yung dual blade niya sa akin. And naka-setup na ako, no? Naka-setup na ako. Meron ng ano nangyari nun? May acrobatic pa siya. Hindi, wala siyang acrobatic. No, actually nauna pala ako nun. But hindi ko siya napatay dun sa attack ko, no? Yun lang, nung tumira yung dual blade niya, pumasok yung isa, dapat magmimintis yun kasi puno pa halos yung buhay ko. Pero nung pumasok yung dual blade niya, hinayupak 300 mahigit yung natanggal sa buhay ko na hindi ko ini-expect, ano. Biruin mo, napatay niya yung Terminator ko na halos full ang HP at meron pang stun. Napatay niya ng dalawang dual blade lang. Andaya. Wow. Anyway. Okay, so round 6 na tayo. Hilong-hilo yung dalawa, no? And tinapos na natin yung isa. And again, ano? So dito, puno pa halos HP ko. Pero natatakot na ako dito sa gawain itong linting nito. Ayan na may dual blade niya, no? So pow, pow. Hilo na naman siya. Stun. Yun, buti nagmintis yung isa. At hindi siya nag-critical. Yun ang very important dito, no? So here, tapos na siya. Nice. Okay, itong third match natin, ano? From here on end until the end match, puro 1v2 ang mangyayari dito, no? So, spoiler alert, puro 1v2 ang mangyayari. Okay, so, round 1, binanatan, nagbanatan kaagad kami, no? And, as predicted, kasi nga, isda na naman siya, no? May fish na naman. So, nagkabit ako ng poison agad.
And so far, successful naman kasi nakapagtanim tayo. No? Unfortunately, round 2, pinatay niya kaagad yung isda natin. Ano? And then round 3, bumanat siya agad dun sa kuwan. Buti na lang maganda yung defense. No? Ayan, pow! Tayo naman ang bumahay. Patay din ang kanyang front lane. Ano? Well, almost patay ang kanyang front lane. Now, hindi kasi ako sure kung a-attack siya o hindi. So, tumira lang ako ng isa, no, just to be sure at mamatay yung kanyang isda. But dahil tumira siya, no, ngayon tayo naman ang babawi, ano, kasi at least makapal-kapal yung defense natin. And here, yung nag-iisa, kung minsan yan ang nakakainis, ano, yung nagsisave ka ng energy, isa or dalawa. And then yung kalaban mo, merong not drain bite, but vegetal bite. Yung tinabi mong energy na para mamaya sana, eh nakukuha paano, buisit. Okay, so here, mauna yung isda niya. And I think papatayin niya na dito yung mid lane natin. Yan, so pinatay niya na and sinacrifice na natin. Ano? Pero here, I made sure na patay din siya. No? Okay, so now, it's just a matter of time. Ano? Pero mahirap din kasing kalabanin itong axe na ito, itong plant na ito. No? Kasi yan, nagbibigay siya ng poison and wala siyang tigil ng kananakaw ng energy, no? So, yung energy spend mo kaagad. Buti na lang, maaga natin siya nabawasan ng malaki and here, patay na siya. Yun! So, ganito pala nangyayari, no? Kasi ngayon ko lang nasubukan ito. So, itong mga matches na ito, mga lumang matches na ito, or not luma, but marami na kasi akong mga tinesting na iba-ibang combination ng mga experimental teams, ano? So, kaya ako sinesave yung link. Well, pinapadala ko sa sarili yung link for future recording, ano? So, kagaya nito. And yung palang kaibahan, pagka kahit sa akin ang galing yung link, ano, at ako yung owner ng game, pero pag clinic ko yung game galing sa link, just like this one, talagang walang pangalan na nakalagay, ano. Hindi kagaya ng pagka yung replay, play name mo galing dun sa mismong interface, right? Dun may pangalan. But the only thing is, pagka kasi biniplay mo from there, so kunwari kagaya nito, no, matagal na laban na ito, nawawala na siya dun sa listahan ng replay. Okay? So, yun ang pangit doon. Hindi kagaya sa Origins, kahit mag-back ka ng mag-back, makikita at makikita mo yung replay mo, no? Pero dito, sa Classic, hindi siya ganun. Okay, anyway. So, ito na yung ating 1v2, no? Pero 1v2, pero sunog na. Nagngangalit yung kanyang ano, mid lane. So, finally, we got rid of it. And here, ito naman kanyang ibon. Ay, my goodness. Buti na lang nag-miss. Yun. So, yan. Matakot ka kasi ngayon tapos ka lang. Ibon ka. Hinayupak na itlog. Pow! Nice! Ang gandang ending. Okay, welcome to our fourth match, ano? Ito na ang ika-apat na match natin. So, round 1, bumanat ka agad siya. Nakawan niya ako ng energy. Hinampas niya pa ako ng dalawang cactus hammer. No, napakalupit ng kalaban na to. But buti na lang nag-shield siya at ang tinamaan yung nasa likod. Tapos, ang kanyang beast, ano? So, isang problema na wala sa atin. Now, here, ito naman yung idol gagamitin niya. Ayun, tumira na nga. Yun na, sinasabi ko, nasa likod. But that's okay. Kasi hindi malakas ang tira niya, no? Hindi niya nagawang patayin. And, nag-defend yung kanyang planta, no? Siguro yung na-anticipate niya, titira din ako. But, nagkamali siya doon. At nagkamali siya ng malaki doon, ano? Now, here, ang dami ng energy yan. Sagana. So, titira siya. Lahat ng atake, ibibigay niya, no? Tayo, unfortunately, dahil wala tayong energy or kulang ang ating energy, kaya sinacrifice na lang natin, ano? Yan, buti na lang may last stand at hindi pa rin niya nagawang abutin yung ating kuan. So, itong legit na 1v2, ano? 1v2 talaga kasi mahaba pa buhay ng kalaban. And at the same time,
medyo natakot ako at nagpanik ako doon. Ginamit ko tuloy pati yung sticky glue, but the problem is kasi alam kong marami siyang energy and hindi ako sigurado kung talagang aatake siya o hindi, ano. So right here, nagawa na natin siyang pabagalin because of the Mystic Rush, and dahan-dahan natin siyang wini-workout, ano. So wow, ang dami niyang energy, you know, sagana 6, pero wala kang cards, ano. So yan lang ang problema eh, kahit napakarami mong energy pero pag wala kang cards, talo ka ba din? Okay, welcome to our last video, or not last video but our last game for this video, ano. So round 1, bumanat ako, bumanat din siya. Yan, so nanakaw natin ng maigi yung energy, no, na ninakaw din. Ninakaw din naman niya sa akin, hinayupak. Okay, so okay, so yan, pumanat siya ng matindi ng round 3, no? At sinigurado niyang patay ang ating Axie. Pero ang dami niyang in-spend, but sa kabila ng pag-spend niya na yun, ano, ang dami niya pa rin energy na tira. So tignan mo, 4 pa rin yung energy niya, pero wala na kasi siyang card, so wala siyang nagkawang atake, no? Here, tayo naman praying na wag munang mamatay ang ating mid lane, ano. Yun, buti na lang nakapasok pa yung ating allergic reaction, ano. So here, ubus-ubus naman yung ating energy kasi nga tinatry nating i-maximize yung damage and mag-survive, ano. So far successful naman yung attack na yung attempt natin, ano. Yun lang, pinili kong lagyan siya ng pampabagal at pinabagal ko pa, no. So patay na dito ang ating mid lane for sure. So 1v2 na uli tayo. Merong 5 poison yung nasa back lane, no. And na-stun pa ako, lintian talaga. Talaga nga naman, nakakabwisit. So anyway, so here, conservative uli muna tayo, no. Kasi parang 1-on-1 kami dito nung kanyang Terminator. And it's very tricky, no? Depende kung at what point ng laban kayo nagwa 1-on-1. So the thing here is meron siyang isda. So I think yung presence ng isda is hindi nakatulong sa kanyang Terminator, ano. And here, patay na tong isda na to kahit ilang pang i-attake niya. Pow! Death by poison ka ngayon, ano. Okay, so that is our last match for this episode. I hope nagustuhan nyo ang sangkatutak na 1v2 na itong panibagong composition na ito. And if you did, please go ahead and like this video. And I would like for you to consider subscribing kung kayo ay natuwa. Check out nyo yung ibang video natin sa channel, ano? Lalo na yung series ni Specterax, no? Siya ang ating resident na Terminator team. Okay, I guess it is what it is, and I will see you in the next battle.